Part 4. Nang matapos ang unang pag-iisa ng kanilang katawan ni Kevin, sa gitna ng dagat, inaya siya nitong ituloy iyon sa kwarto nito, sa beach resort na iyon. Magkahawak kamay silang umahan sa tubig ng dagat. Inaabangan na sila doon ng isang babaeng may hawak na puting tuwalya. Mukhang hinihintay talaga sila nito. Napangiti lang si Kevin nang makita ito. "Kevin, nakahubad lang ako." Tinakpan niya ang kanyang dibdib. "Don't worry, she's my sister-in-law." Tila tinatakpan din siya ni Kevin. Paano ba naman, nawala na sa gitna ng dagat ang pangitaas na swimsuit niya. Nakabikini na lang tuloy siya ngayon. Pinili nilang umahan sa may bandang gilid upang hindi sila makita ng mga tao sa beach party. Buhay pa kasi ang malalakas na tugtugin mula sa party, kaya panigurado, may makakakita sa kanila kung doon sila aahon sa bandang gitna. Inalalayan siya ni Kevin, habang papalapit sila sa babaeng naghihintay sa kanila. "Ate Chris." Nahihiyang sambit ni Kevin, nang tanggapin nito ang tuwalyang iniabot ng babae, agad nitong ibinalot iyon sa kanyang kahuberen. Ngumiti ang babae at napapailing. Maganda ito ngunit mukhang panglalaki ang kasuutan. Maluwang na t-shirt at simpleng short na hanggang tuhod. "Pasalamat ka, nakita ko kayong lamusong kanina. Binata ka na ha." Tinapat nito ang balikat ni Kevin kahit mas matangkad pa si Kevin dito. Napangiwi na lang si Kevin at siguro namula ang pisngi nito. "Thanks Ate Chris." Inakbayan siya ni Kevin pagkatapos nitong ibalot ang tuwalya sa kanya. "Ako si Chris. Ako ang pinakamagandang ate ni Kevin. Asawa ko si Miguel." Pagpapakilala ng babae sa kanya. Napapayuko lang kasi siya dahil nahihiya siyang tumingin dito. "Salamat po sa tuwalya ate. Ako po si Grace. Girlfriend ko siya ate." Proud na pagpapakilala ni Kevin sa kanya. "Nax, maganda ka palang pumili ng chicks." "Oh sige, may one ko na kayo dito, ang tagal niyong bumalik, nila magtuloy ako. Kanina pa siguro ako hinahanap ni Miguel." Sabay silang napangiwi ni Kevin. "Sorry po Ate Chris. Napatagal kami sa gitna." Pilyong napangiti si Kevin, samantalang hiyang-hiya naman siya. "Pasensya na po Ate Chris." Yumuko na lang siya dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang mukhang ihaharap kay Chris. Marahil nakita sila nitong may ginagawa sa gitna ng dagat. "No worries. Sige, enjoy the party." Nagmadali na itong tumakbo palayo sa kanilang dalawa. "Nakakahiya Kevin, nakita ata tayo ng ate mo." Naputol ang pagsasalita niya ng cabbage ng halik ni Kevin ang kanyang labi. Ngumiti ito, pagkatapos niyang magulat sa malalim nitong halik na tumagal rin ng kaunti. "Let's go inside my room. I can't wait." Napalunok na lang siya at sabay na silang naglakad papunta sa room ni Kevin sa beach party na iyon. Marami silang nadaanan na mga tao. May mga napapatingin sa kanilang dalawa, ngunit binabalewala lang iyon ni Kevin. Nakaakbay lang ito sa kanya, habang inaalalayan siya nito sa paglalakad. Sinisigurado din nitong natatakpan niyang mabuti ang kanyang kahuberen. Napatigil sila sa paglalakad, nang harangin sila ng tatlong babaeng naggagandahan. Ngunit mas maganda ang babaeng nasa gitna. Matatangkad ang mga ito, at halatang anak mayaman. Nakataas ang mga kilay ng tatlong babae, habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Kevin. "So siya pala ang flavor of the month mo." Lumapit yung babaeng nasa gitna, at tinignan nito ang kanyang mukha. "Stop it, Tanya." Seryoso ang mukha ni Kevin, habang nakatingin ito sa magandang babae. "She's not pretty.
Bumababa ata ang standard mo, honey. Nagtawanan ang dalawang babae habang iniinsulto siya ng mga ito. Yes. She's not pretty. She's perfect. Ganting sagot naman ni Kevin sa mga ito, kaya natigil sa pagtatawanan ang tatlo. Don't mind her. Bulong ni Kevin sa kanya, bago siya inilayo nito sa mga babae. Kevin. Come back here. Sigaw ng babae at halatang inis na inis ito. Sino yun, Kevin? Tanong niya kay Kevin nang makalayo na sila sa mga babae. Napanguso siya tuloy ng labi niya, at hindi na siya muling nagtanong pa. Ang ganda pala ng ex niya. Paano niya kaya ako nagustuhan? Anong nakita sa akin ni Kevin? Nang makarating sila sa kwarto ni Kevin, agad siya nitong niyakap pagkasarado nito ng pinto. Don't think about her. Tonight is all about you and me. Ang ganda kasi ng ex mo. Ganoon pala ang taste mo noon. Paano mo ako nagustuhan? Hindi kita nagustuhan. Napamahal ako sa'yo. Magkaiba yun. Mas malalim. Tinitigan siya ni Kevin na parabang galing sa puso nito ang bawat sinasabi nito. Kasabay ng paghaplos nito sa basang buhok niya. Napalunok siya, dahil kitang-kita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Kevin. Huwag mo na yun babalikan ha. Ako na ang girlfriend mo ngayon, tapos magpapakasal pa tayo. Tumawa si Kevin at kinurot ang kanyang pisngi. You want to marry me? Nakangiting tanong nito sa kanya. Sunod-sunod na tango naman ang isinagot niya. Yes, syempre naman. I do. Todong iting sagot niya. Fine. Let's get married next week. Nanlaki tuloy ang kanyang mata. Ha? Ngayon na? I mean someday pa yun, Kevin. Why? Ganoon rin naman yun. Someday pa nga. Baka mapag-alitan ako ni Lola. Napalabi ito. I thought, you said you want to marry me. I have connections, madali lang natin maayos ang kasal natin. Napalunok siya. Hindi siya makapaniwalang seseryosohin ni Kevin ang tanong nito. For real. Habang tuwalya lang ang nakabalot sa kanyang katawan, magpa-propose ito ng ganoon-ganoon na lang. Yes. I am crazy about you. Pinagdikit ni Kevin ang kanilang mga noo. Pinapakilig mo ako ng sobra. Pero sorry, someday pa tayo pwedeng magpakasal. Promise me. Sakin ka lang magpapakasal. Super promise. Hinawakan niya ang pisngi ni Kevin at siya na mismo ang humalik dito, ngunit smack lang iyon. Napakagatlabi ito dahil sa ginawad niyang halik. Let's go inside my bedroom. We have unfinished things to do. Binuhat siya ni Kevin, kaya napatili siya. Nalaglag din tuloy ang puting tuwalya na tumatakip sa kahuberen niya. Nagdulot iyon ng kakaibang panonibig. Habang buhat siya nito, wala siyang magawa, kunwari mapapikit na lang at damahin ang mainit na katawan ni Kevin. Napapahaplos siya sa malambot at mabango nitong buhok, na mamasa-masapa. I can't believe I met you, Kevin. Tanong nito habang ihinihiga siya sa malambot na kama nito. Nang maihiga siya nito sa kama, agad nitong tinitigan ang magkabilang bilugan na dibdib niya. Mas malaki sila pag maliwanag. Namumula naman ang kanyang pisngi dahil nahihiya siya kay Kevin. Nakabukas kasi ang ilaw sa kwartong iyon, at kitang-kita na nito ang buong itsura ng kanyang katawan. Dahan-dahan siya nitong hinalikan mula sa labi niya pababa sa kanyang tiyan. Bawat dampi ng halik nito ay nagpapaliyad sa kanya. Napapa-arko ang kanyang likuran mula sa kakaiba na kanyang nararamdaman. At kakaibang elektrisidad mula sa ginagawa nitong munting paghalik. Dahan-dahan nitong hinubad ang kanyang bikini. I am right.
You're perfect. Namumungay ang mga mata nito, habang titig na titig ito sa kanyang katawan. Akmang tatakpan niya iyon dahil nahihiya siya, ngunit pinigilan siya ni Kevin. Kevin, huwag mo akong titigan, nahihiya ako. I will not just stare at you. Pilyu itong ngumiting muli. Hindi na niya naiisip ang hiya, dahil tanging nangingibabaw na lang ngayon ang masarap na dulot ng ginagawa nito. Hingal na hingal silang dalawa, pagkatapos nilang maranasan ang napakasarap na sandaling iyon. Ang sarap nun, Kevin. Hinihingal na sambit niya, habang nakapatong peren siya sa ibabaw nito. I love you, Grace. Niyakap siya nito ng mahigpit. Samantalang nakikinig pala si Ben sa labas ng kwarto ni Kevin. Magkakalapit lang kasi ang kwarto ng magkakaibigan sa resort na iyon. Rinig na rinig nito ang bawat pag-ungol nilang dalawa, at ang pagsabi nila ng pagmamahal sa isa't isa. It will be over soon, galit itong lumayo sa kwarto ni Kevin. Mahimbing na natutulog si Kevin sa tabi ni Grace, habang pinagmamasdan niya ang gwapong mukha nito. Grabe, ang swerte ko talaga sa'yo, sambit niya sa mahinang boses, na parabang kinakausap niya ito. Hindi pa rin siya makatulog, kahit pagod ang kanyang katawan. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ilang minuto na niyang tinititigan ang gwapong mukha ng kanyang boyfriend. Ang sarap isipin na boyfriend na talaga kita. Parang nananaginip lang ako. Hinaplos niya ang makinis na pisngi ni Kevin. Napansin niyang mahaba ang pilik mata ni Kevin, at maganda ang pagkakatanggos ng ilong nito. Hindi na talaga siya nagtataka kung bakit halos lahat ng babae sa campus nila ay may gusto rito. Dinampian niya ng mabilis na halik ang namumulang labi nito. Hindi pa rin siya nakukontento sa dami ng paghahalikang naganap sak-a nila ngayong gabi. Halos buong katawan niya nga ang nahalikan na nito. Grabe ka palang manghalik, Kevin. Nakakabaliw. Patuloy niya itong kinakausap habang panay ang haplos niya sa gwapong mukha nito. Sinilip niya ang katawan nito na nakahubad parents sa ngayon. Napangiti siya ng pilya, nang titigan niya ang halos perpekto nitong katawan. Winner talaga. Napakagatlabi siya dahil hindi niya iyon natitigan kanina noong gising pa ito. Nahihiya kasi siyang titigan ang katawan nito ng husto. Ngunit ngayon, malaya niyang napapagmasdan ang katawan nito. Napalunok siya nang mapatingin siya sa alaga nito. Natutulog na iyon katulad nito, ngunit mahaba at malaki pa rin ito. Napaka-flexible pala ng pechay ko, sambit niya bago siya napahagik-jek sa sarili niyang kapulyahan. Napatigil siya sa pagtitig sa katawan nito, nang magring ang cellphone nito na nakapatong sa side table ng kama. Mahimbing na ang tulog ni Kevin, kaya kahit nagri-ring ang cellphone nito hindi ito nagigising. Hindi niya pinansin ang pagri-ring ng cellphone nito, ngunit tumawag muli ang caller at mukhang importante ang gusto nitong sabihin kay Kevin. Sagutin ko na nga, baka magising ka pa. Ngunit nang sasagutin na niya ang caller ay bigla iyong nawala. Ibabalik na sana niya ang cellphone ni Kevin sa pinagpapatungan nito kanina, ngunit napatigil siya nang makatanggap ito ng isang text message. Hindi naman sinasadyang nabuksan niya iyon, dahil natarante siya sa pag-vibrate ng cellphone ni Kevin. From Ben, panalo ka na tol. Tapos na ang pastahan natin. Narinig ko ang bawat ungol niyo ni Grace kanina. For sure, nakuha mo na ang pagkabirhen ng weirdest girl in our campus. Good job. Next game. Napaupo si Grace ng maayos. Nang mabasa niya ang text message na iyon ni Ben. This time, nanginginig na ang kanyang mga kamay nang ulitin niyang basahin ang text nito. Napalunok siya at parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin nito?
Pinagpustahan lang siya nila Kevin. Hindi niya napansin na sunod-sunod nang pumapatak ang kanyang mga luha. Naisip niya ang ex-girlfriend ni Kevin kanina. Malayong-malayo ang itsura nito sa kanya, kaya paano siya magugustuhan ni Kevin? Bakit ang bilis niyang naniwalang may gusto ito sa kanya? Hindi na siya nakapag-isip pa ng maayos. Tumayo na siya at kinuha ang puting tuwalya na suot-suot niya kanina. Hindi na niya tinignan si Kevin, dahil hindi niya ito kayang tignan. Lahat ng iyon, si Kevin ang may gawa sa kanya. Ang taong unang beses niyang pinagkalooban ng kanyang puso, at buong pagmamahal. Inilapag niyang muli ang cellphone ni Kevin sa side table nito, at mabilis siyang lumabas ng kwarto ni Kevin. Nagulat pa siya, nang makita niya si Ben na nakatayo sa gilid ng pinto paglabas niya. Kitang-kita nito ang takot at sakit sa kanyang mga mata. Napalunok ito at mukhang nakukonsensya rin ang mukha nito. Tila pinagsisihan rin ito ang mga nagawa ng mga ito sa kanya. "I am sorry. Gusto ko lang gumanti sana." Iyon lang ang sinabi niya at tumakbo na siya palayo rito. Iyak pa rin siya ng iyak habang tumatakbo siya. Masakit ang kanyang pagkababae ngunit tiniis niya iyon. Gusto na niyang makalayo sa lugar na iyon. Dumiretso agad siya sa kwartong nir-e-serve para sa kanya. Nagbihis agad siya ng damit pagkatapos nagmadali na siyang lumabas sa kwartong iyon. Ayaw niyang maabyutan siya ni Kevin. Hindi niya ito kayang harapin. Habang tumatakbo siya, nakita niyang marami pa ring tao sa beach party. Malakas pa rin ang tugtugin at nagsasayawan pa rin ang karamihan sa mga bisita. Napahinto siya sa pagtakbo niya, nang makasalubong niya sa kanyang daraanan ang ex-girlfriend ni Kevin. Huli na para umatras siya, dahil nakita na siya nito, at kitang-kita nito ang pighati sa kanyang mukha. "Well, I guess alam mo na ang pastahan nila." Tumawa pa ito na para bang wala siyang damdamin. Hindi na niya ito pinansin, at nilagpasan na lang niya ito. Ambisyosa kasi. Nagtawanan ang tatlong magkakaibigan, at nakadagdag pa iyon sa sakit na kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya siya si Cinderella na natapos na ang magandang gabi sa buhay niya, at bumalik na siya sa isang pagiging hampas lupa. Ang masakit pa roon, tama ang mga ito. Ambisyosa siya. Bakit nga ba siya magugustuhan ni Kevin Bulan? Tumakbo siyang muli, dahil pakiramdam niya impyerno na ang lugar na iyon. "That place was magical, air liar, but it turned into hell." Dahil sa pagmamadali niya, nabanggo siya sa isang lalaki na paliko sa mga oras na iyon. "Grace." Kunot noong tanong nito. Tila nagulat ito nang makita siyang umiiyak at nagmamadali sa pagtakbo. "Daniel, tulungan mo ako." Napahagulgol na siya nang inalalayan siya nito. "Please ay uwi mo na ko sa amin. Tumawag ka ng taxi please." Patuloy lang siya sa pag-iyak. Pakiramdam niya, sabay na sumasakit sa mga oras na iyon ang petsay at puso niya. "Ihahatid na kita. Tell me what happened first." Napahagulgol siya at mabilis niyang ikinwento rito ang mga ginawa ng magkakaibigan sa kanya. "Mga sira ulo." Galit na galit si Daniel at niyakap siya nito, upang pakalmeyan ang kanyang kalooban. "Napakasama nila Daniel. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila." Patuloy pa rin ang pag-iyak niya habang yakap-yakap siya ni Daniel. "Tahan na. Don't worry, iuuwi na kita sa bahay niyo." Sabay silang napalingon nang magsalita ang isang napakagwapong lalaki. Isa ito sa mga kapatid ni Kevin. "She's Kevin's girl, right?" Kunot noong tanong ng kapatid ni Kevin habang napapatingin ito sa kanya. Tila magkasing edad lang ang mga ito.
Ngunit sa pagkakaalam niya, mas matanda ng 2 taon si Kevin. Nagtataka siguro ito, bakit siya humahagulgol habang yakap si Daniel kanina. Not anymore, hayop yang kapatid mo. Hinayla na siya ni Daniel palayo kay Gabriel. Hindi naman na nagtanong ito at hinayaan na lang silang makalayo ni Daniel. Samantala, dahan-dahan minulat ni Kevin ang kanyang mata. Kahit inaantok pa siya, napapangiti na siya, dahil alam niyang katabi niya si Grace sa kamang iyon. Panay ang haplos nito sa kanyang braso na nagdudulot sa kanya ng munting kiliti. He really loved her gestures. She's the sweetest. Last night was superb. It was marvelous. Napakasaya niya, dahil hindi lang katawan nila ni Grace ang nag-isa. He felt that finally he finds the missing piece of his life. When they become one, he felt the everything he's looking for. Iyon ang unang beses na nakipagsiping siya na may halong pagmamahal. Napakasarap. Hinapit agad niya ang bewang ni Grace kahit hindi pa siya nakakadilat ng husto. Napakunot ang kanyang noo nang marinig niya ang boses ni Tanya sa kanyang tabi. Agad siyang napabalikwas at naitulak niya agad ito. Aray! Kevin! Napatili naman ito dahil muntik na itong malaglag sa kama. Hindi naman niya sinasadyang mapalakas ang pagtulak niya rito. Talagang gulat na gulat lang siya. What are you doing here? Pakiramdam niya binabanggungot siya. Anong ginagawa ni Tanya sa kwartong iyon? Nasaan ang nobya niya? Nasaan si Grace? Where's my baby? Napatayo agad siya at napamura. Wala na siya. Iniwan ka na niya. Bakas sa mukha ni Tanya ang inis, dahil sa paghahanap niya kay Grace sa kwartong iyon, kahit nakahubot-hubad siya at kumot lamang ang pantikip niya. Bawat sulok ng kwartong iyon ay hinahanap niya si Grace. Binuksan niya rin ang pintuan ng toilet, dahil nagbabaka sakali siyang nandoon ito. Baby! Are you there? Where are you? Shut up, Kevin! Wala na nga siya. Where is she? Here. Nabasa niya yan. Binato ni Tanya ang kanyang cellphone. Mabilis niyang nasalo ang kanyang cellphone gamit ang isang kamay niya. Para siyang tinakasan ng dugo sa kanyang katawan nang mabasa niya ang text message ni Ben. Binato niya ang cellphone niya sa sahig, at nagmadali siyang naghanap ng boxer short niya. Ano bang nakita mo sa babaeng yun, Kevin? She's just a bet. Tapos na ang pastahan nyo. Tapos na ang pastahan nyo. Napalunok ito sa sigaw niya. Inis na inis kasi siya, dahil naunahan siya ni Ben na ipagtapat ang katotohanan kay Grace. Napangga nga na lang si Tanya, dahil sa pagkakataranta niya. Kitang-kita nito ang pagkabalisa niya. Halos madapa pa siya sa kumot habang nagbibihis siya ng boxer short. Kevin, bumalik ka nga dito. Hindi kayo bagay ng babaeng yun. Sigaw ni Tanya dahil derderecho siyang tumakbo palabas ng kwarto. He's only wearing a boxer short. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Grace sa beach resort na iyon. Ngunit nang hina siya, dahil wala na ito sa kwarto nito. Grace! Baby! Hinalughog niya ang kwarto nito, ngunit kahit ang bag nito ay wala na doon. Tumakbo ulit siya papunta sa parking, at nakasalubong niya ang kanyang mga kapatid na si Gabriel at Kenjia. Kevin, where are you going? Kunot noong tanong ni Kenjia sa kanya. Did you see her? Tanong niya sa mga ito. Hinihingal na siya dahil malayo-layo ang tinakbo niya. Umiling lang si Kenjia. Hindi tol. Teka, sino ba girlfriend mo ngayon? May tumagal na ba? Hindi na niya pinansin ang kuya Kenjia niya. Kahit kailan talaga wala itong kwenta.
Tatakbo na sana siyang muli nang mapahinto siya sa sinabi ni Gabriel. She went home last night with Daniel. Walang ganang sagot ni Gabriel. Lalong kumunat ang noo niya at agad siyang lumingon kay Gab. Hinatid siya ni Danny kagabi. And Daniel said, isa kang hayop. Walang kagana-ganang sagot ni Gab sa kanya. Ito ang pinakamasungit sa kanilang magkakapatid, ngunit lahat ng sinasabi nito ay katotohanan lang. Wala itong oras para magbiro. Kilala niya si Gabriel. Kung si Kenjiya pa ang nagsabi ng bagay na iyon, baka hindi niya paniwalaan, ngunit iba si Gabriel. He's serious. Nang inag-ata ang katawan niya sa binalita sa kanya. Hindi siya makapaniwala na paggising niya ganito na ang mangyayari. Sana pala hindi na lang siya natulog kagabi. Uuwi ka na. Wag muna bro, party-party pa mamaya. Nakangising biro ni Kenjiya sa kanya nang tumalikod na siya sa mga ito. Hindi na lang niya pinansin si Kenjiya, dahil panay kalokohan lang ang alam nito. Pagpasok niya sa kanyang kotse, parang nanghina ang kanyang katawan. Pinagsusuntok niya ang manibela ng kanyang kotse. Lumikha iyon ng ingay. Buisit ka Ben. Why did you do this to me? Sigaw niya sa loob ng kotse niya. Pakiramdam niya, nawalan ng kulay ang mundo niya. Napayuko siya sa manibela ng kanyang kotse. And for the first time in his life, he cried. Umiyak siya na para bang wala na siyang magagawa. Umiiyak siya dahil sa takot na baka mawala na ng tuluyang si Grace sa kanya. Ngayon pa lang siya umiyak sa isang babae. Ang pagkakatanda niya, ang huling iyak niya pa noong bata pa siya. Napahawak siya sa kanyang pisngi na basang-basa ng kanyang luha. Doon niya napagtanto na nagmamahal na talaga siya. He will beg for her forgiveness. Hindi siya papayag na mawala ito sa buhay niya. At lalong-lalo na hinding-hindi siya papayag na maaga ito ni Daniel sa kanya. Naiisip niya pa lang na sabay umuwi kagabi ang mga ito, kinakain na ng selos ang buong pagkataon niya. Nagmaneho agad siya papunta sa bahay nila Grace. Malayo-layo rin mula sa beach house na iyon. Nilalamig siya sa aircon ng kanyang kotse, dahil naka-boxer shorts lang siya. Kumukulo na rin ang kanyang tiyan dahil sa gutom, mula kasi kagabi wala pang laman ang sikmura niya. Nang makarating siya sa tapat ng antek na bahay nila Grace, agad niyang kinalampag ang gate ng mga ito. Grace! Baby, please let me explain. Sigaw niya. Napatingin tuloy ang kapitbahay nila Grace sa kanya, habang nagwawalis-tingting ito. Ay pogi! Hali kayo mga tay, may pogi. Tili nito sa hindi kalayuan. Tumawag pa ito ng ibang mga babae upang tignan siya. Napakunot lang ang kanyang noo at wala na siyang pakialam kung nakakaiskandalo na siya. Pinagpay-faistahan na ng mga ito ang katawan niya, dahil naka-boxer shorts lamang siya. Dumami ang mga babae, at ang iba sa mga ito ay kinukuhaan siya ng litrato. Grabe ang daming pandesal. Tili ng isang babae. Lumapit ang mga ito habang nagtitilian. Muli niyang kinalampag ang gate, at maya-maya pa binuksan iyon ng lola ni Grace. Apo, anong kailangan mo? Ay Diyos ko po. Napa-sign of the cross ang lola ni Grace pagkakita sa katawan niya. Lola, nandyan po ba si Grace? Please lola. Halika, pumasok ka nga rin eng bata ka. Ano ba't nakahubo ka riyan? Nang makapasok siya sa gate nila Grace, sinarado agad ng lola nito ang gate. Mga chismosa ang aga-aga pa. Magsiuwi nga kayo roon. Sigaw ng lola ni Grace sa mga babaeng nagkakagulo sa labas. Nakasilip lang ito sa maliit na siwang. Si lola ang KJ. Anong ginagawa mo rito, apo?
Ang aga-aga pa. Halika, pumasok ka muna sa loob. Lola, nandyan po ba si Grace? Nakahinga siya ng maluwang nang sinabi iyon ng lola nito. Pinapasok siya nito sa loob ng bahay. Saglit itong may kinuha sa kwarto nito. Bakit ba nakahubo ka? Wala ka bang pambili ng damit? Tanong ng lola ni Grace, at ibinigay sa kanya ang isang t-shirt. Sorry po, lola. Nagmamadali po kasi ako. Suotin mo muna yan. Sa tatay ni Grace yan. Nilalabahan ko peren ang mga damit ng anak ko, kaya amoy daw ni peren yan. Salamat po, lola. Sinuot niya agad ang t-shirt na kulay asol. Gisingin ko lang si Grace apo. Lola, pwede po bang ako na lang gumising sa kanya? Tinaasan siya ng kilay ng lola ni Grace, kaya napalunok siya. I mean, kailangan ko po kasing magpaliwanag sa kanya. Oh siya, sige apo. Ang dami pang paliwanag. Napapailing na lang ang lola ni Grace, dahil napansin itong biglang nahiya siya. Akmang aakyat na siya sa kwarto ni Grace nang pigilan siya ng lola nito. Kagabi, panay ang iyak ng apo ko. Sana magkaayos na kayo. Tingin ko naman mahal mo ang apo ko. Napalunok siya at parang may iyak siya na hindi niya maintindihan. Mahal ko po siya, lola. Anong ginagawa mo dito? Sabay silang napalingon kay Grace nang bigla itong sumigaw. Nasa tuktok ito ng hagda ng antik habang nasa ibaba sila ni lola. Namamaga ang mata nito at galit na galit ang ekspresyon ng mukha nito. Let me explain, please. Umalis ka na. Manloloko. Wala naman akong ginagawa sa inyo ng mga kaibigan mo. Umakyat siya sa hagdanan at umatras ito. Hep. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Baby, please let me explain. Explain mo mukha mo, Kevin. Alis. Umalis ka na. Break na tayo. Sigaw pa muli nito. Bakit suot mo yung damit ni Papa? Habarin mo yan. Nagkatinginan sila ni Lola at napangiwi lang ito. Habarin mo yan, sabi. Napakamot siya sa kanyang batok at wala siyang magawa kundi habarin ang damit na iyon. Sabi ng habarin. Ibalik mo na lang nga. Suotin mo na yan ulit. Umalis ka na nga dito. Nanlaki ang mata nito at napalunok sa ganda ng kanyang katawan. Para bang hindi pa nito iyon pinagsoan kagabi. Nag-iwas agad ito ng tingin sa katawan niya. Apo, mag-usap kayo ng maayos. Wala kaming pag-uusapan, lola. Grace, please let me explain. Tumalikod na si Grace at pinagbagsakan siya ng pinto. Nagkibit-balikat lang ang lola ni Grace. Bahala ka na apo. Matigas ang ulo ng apo ko. May ibang nobyo na siguro. Kagabi, iba ang naghatid sa kanya. Pero mas gwapo ka. Kinindatan siya ng lola ni Grace bago ito umupo sa tambe-tambe nito. Napaupo na lang siya sa hagdanan nila Grace. Naghintay siya doon ng halos 3 oras, habang may ginagantsilyo ang lola ni Grace. Kumain ka na ba, apo? Mukhang namumutla ka. Malungkot siyang ngumiti. Salamat na lang po. Babalik na lang po ako ulit. Tumayo na siya sa pagkakaupo. Oh, sige apo. Ingat ka sa pagmaneho mo. Suotin mo na yung damit ng tatay ni Grace para hindi ka lamigin. Kumulo ng husto ang sikmura niya. Ngunit wala naman siyang ganang kumain. Hindi niya alam, ilang beses sumilip si Grace at nakikita siya nito na nakaupo sa hagdanan habang naghihintay. Pag-uwi niya sa kanyang kondo, diretso siya sa paghigas sa kama niya. Gutom na siya, ngunit wala siyang ganang kumain. Umiiyak siya habang nakadapa sa kanyang kama. Ang saya-saya nila kagabi, ngunit paggising niya ganito na ang nangyari.
Anong ginagawa mo rito, Daniel? Ipinatong ni Daniel ang isang malaking box ng mamahaling chocolate sa ibabaw ng kanyang desk, pagkapasok pa lang nito sa jewelry shop. Balak na sana niyang umuwi in 10 minutes, ngunit bigla na lang itong pumasok doon. Maganda ang pagkakangiti nito, kaya naman napapangiti rin siya ng kaunti. Okay naman ako, Daniel. Anong ginagawa mo dito? Ramdam niyang may paghanga ito sa kanya, kung hindi siya ambisyosa. Paano ba naman, simula nang mag-break sila ni Kevin, panay na ang paramdam nito sa kanya. Kung mag-text ito ay halos oras-oras. Sinusundo kita. Ihahatid kita sa school niyo. Salamat, Daniel, pero may kotse ako. Please. Sayang naman yung effort ko mula Laguna. Tumakas pa ako kay Direk para lang ihatid ka. Nagpakyot pa ito habang nagpapaawa sa kanya. Aaminin niyang gwapo rin ito. Marami ding mga kababaihan ang nabibighani nito. Ngunit wala talaga siyang maramdaman na espesyal para dito. Daniel, hindi mo naman kailangan gawin. Please, Grace. Ihahatid lang kita. Then that's it. I just want to spend some little time with you. Napakamot siya sa kanyang kilay. Sinabi nito sa kanya noong isang araw na gusto siya nitong ligawan. Ngunit sinabihan na rin niya ito na hindi pa siya handa sa panibagong relasyon. Lalo na't napakasakit ng ginawa ni Kevin sa kanya, isang linggo na ang nakakalipas. Hindi pa siya handang magtiwala muli. Napabuntong hininga siya. Paano ba naman niya tatangihan ito? Napakabait nito sa kanya, at hindi naman siya nito minamadali. Oh, sige na nga. Pero ayokong paasahin ka, Daniel. That will be my problem, Grace. Hindi mo na iyon dapat problemayin. Masaya na kung nakakasama at nakakausap kita. Ngumiti na lang siya ng tipid, bago niya nilock lahat ng drawers sa loob ng jewelry shop. Isang linggo na, simula nang malaman niya ang katotohanan. Ngunit masakit pa rin iyon sa tuwing naaalala niya ang mga pagkakataon na naniwala siya sa pagmamahal ni Kevin. Isang linggo na rin itong pabalik-balik sa bahay nila. Hanggang sa sinaway na ito ng lola niya, at sinabihan na huwag nang babalik dahil nagmumukha lang itong kawawa. Naaawa ang lola niya para dito. Minsan pinagalitan na siya ng lola niya dahil sa tigas ng ulo niya. Ayaw niya talagang bigyan ng chance makapagpaliwanag si Kevin. Ngumiti lang siya ng tipid. Patanjin tingin rin siya sa labas ng jewelry shop. Baka kasi naroon na naman si Kevin. Araw-araw kasi itong nag-aabang roon, at nagmamakaawa sa kanya na magpaliwanag. Ngunit palagi lang niya itong dinedema. May bahagi sa kanyang puso, na gusto na niya itong patawarin, ngunit natatakot siya, baka parte lang ito ng laro ng magkakaibigan. Napalunok siya ng matano niya sa labas ng jewelry shop ang kara rating pa lang na kotse ni Kevin Bulan. Napakapit siya sa braso ni Daniel. Nakita rin ito ang kotse ni Kevin sa tapat ng jewelry shop. Daniel, pwede bang sabihin mo sa kanyang nobyo na kita? Nanlaki ang mata ni Daniel sa kanyang sinabi. Umiling siya. Hindi. Hindi. Magpanggap ka lang para hindi na niya ako guluhin. Ngumiti ng malapad si Daniel. All right, babe. Kinurot ni Daniel ang kanyang pisngi, habang maganda ang pagkakangiti nito. Katulad ng inaasahan niya, nakasimangot na Kevin Bulan ang bumaba sa kotse nito. As usual, nakakapanginag pa rin ng buto ang kagwapuhan nito. Doon siya nang hihina. Sa tindi ng charm nito, baka bumigay siyang muli para dito. Hindi na niya kayang magpaloko muli sa isang Kevin Bulan. Kahit pinapakabog pa rin ito nang mabilis ang puso niya. Inakbayan siya ni Daniel.
Napalunok siya dahil nakakatakot ang masamang tingin ni Kevin nang pumasok ito sa jewelry shop. Anong kalokohan ito? Sambit nito pagpasok nito sa jewelry shop. Hindi niya kinayang makipagtitigan dito, kaya nag-iwas siya ng tingin. Bakit ba kasi napakagwapo ng impacto na ta? Bro, sarado na ang shop. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Kevin kay Daniel. Napansin niyang natakot rin ng kaunti si Daniel, dahil humigpit ang pagkakaakbay nito sa kanya. Masama ang tingin ni Kevin sa kamay ni Daniel na nakapatong sa kanyang balikat. Para bang gusto nitong baliin iyon? Sinusundo ko lang ang girlfriend ko. Mas tumalim ang masamang tingin nito sa kanilang dalawa. Girlfriend. Nang aasar nitong tanong kay Daniel, mukhang hindi ito naniniwala sa palabas nilang dalawa. Yes. She's my girlfriend now. Look bro. You and Grace broke up last week. Tumahimik ka. Babala nito kay Daniel. Napalunok naman si Daniel. Mukhang alam nitong galit na si Kevin sa mga oras na iyon. Ano bang problema mo, Kevin, kung may bago na akong boyfriend? Nanghina ang tuhod niya, dahil kitang-kita niya ang sakit na dumb alloy sa mga mata nito. Galit ito, ngunit ramdam niyang nasasaktan ito. Best actor. Siguro may panibago na naman silang pastahan. Is it true? Mahina nitong tanong sa kanilang dalawa. Oo Kevin, kaya huwag mo na akong kulitin, dahil hinding-hindi na tayo magkakabalikan. Parang patalim sa kanyang puso nang mamula ng husto ang mata ni Kevin. I don't believe you. Titig na titig ito sa kanyang mga mata. Para bang gusto na niyang tumakbo palapit dito at yakapin ito ng mahigpit. Ilang araw na rin niya itong tinitiis, ngunit natatakot talaga siya na masaktan muli at maging laruan ng mga ito. Huminga siya ng malalim at tumingkayad siya upang halikan ang labi ni Daniel. Nanlaki naman ang mata ni Daniel sa ginawa niya. Pumikit lang siya, dahil ayaw niyang makita ang reaksyon ni Kevin sa mga oras na iyon. Kasabay ng pagtunog ng pintuan ng jewelry shop, pumatak ang mga luha niya habang nakahalik peren siya kay Daniel. Alam niyang hindi na babalik si Kevin sa kanyang ginawa. Maganda na rin iyon, upang hindi na siya nito guluhin pa. Dahan-dahan niyang tinapos ang halik niya kay Daniel nang marinig nilang umalis na ang kotse ni Kevin. Niyakap siya nito at hinayaan nitong umiyak siya sa dibdib nito. Alam niyang dito na natatapos ang kanilang relasyon. Hindi niya alam kung masaya ba siya o malungkot dahil parang namatay ang puso niya. Ihatid mo na lang ako sa bahay namin. Hindi na ako papasok. You'll be okay. Niyakap siya ni Daniel habang humahagulgol siya. Kasabay ng malakas na ulan sa labas ang pagbuhos ng kanyang luha. Pakiramdam niya, may mali siyang nagawa. Kinabukasan, nabalitaan na lang ni Grace na umalis si Kevin papuntang Canada. Balitang balita iyon sa campus nila. Doon na raw ito mag-aaral. Pakiramdam niya na matay rin ang puso niya sa araw na iyon. Hindi siya makakain at makatulog. Hindi man lang siya nakapag-polem dito. Deleted na rin ang lahat ng social media account nito. Sinubukan niyang kalimutan ito, ngunit sa pagdaan ng 5 taon, hindi pa rin ito nawala sa puso't isip niya. Wala siyang naging karelasyon na iba, dahil palagi niya paring naiisip si Kevin. Hindi niya akalain na magtatagpo pang muli ang landas nila. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong niya kay Daniel nang tagpuin siya nito sa VIP parking lot ng hotel na iyon. Kakatapos lang nitong mag-public announcement tungkol sa nalalapit na kasal nito sa tunay na nobya nitong si Cindy Aguilar. Isang sexy star na sikat rin ngayon sa buong Pilipinas.
Sa loob ng 5 taon, mas naging sikat na artista si Daniel, dahil na rin sa tulong niya. Sinabihan niya lang ito noon na mas bagay ito sa mga romantic sexy role, kaysa sa mga simpleng teleserye lamang. Pamatok iyon sa mga tao, kaya naman, simula noon, siya na ang ginawa nitong private manager advisor sa career nito. Naging malapit silang magkaibigan. Natanggap naman itong hinding-hindi niya ito magugustuhan kailanman. Dahil sa closeness nilang dalawa sa nagdaang panahon, lahat halos ng balita tungkol dito ay sabit ang kanyang pangalan. Pati tuloy siya ay sumikat sa buong Pilipinas, dahil na rin sa isyu na siya ang tinatagong nobya ni Daniel. Lahat tuloy ng mga tao sa Pilipinas ay iniisip na may relasyon silang dalawa ni Daniel. Ngunit ngayong gabi, hindi na nito itinago ang tunay nitong karelasyon, dahil nalalapit na ang kasal ng mga ito. Thank you, Grace. Hinalikan ni Daniel ang gilid ng kanyang ulo, habang magkayakap silang dalawa. Grabe ang saya-saya ko para sa inyo ni Cindy. Hindi nyo na kailangan pang magtago. Yes. Ang sarap sa pakiramdam na napakilala ko na siya bilang fiancé ko. Kumalas ito sa pagkakayakap sak-anya, sumunod namang yam-akap sak-anya si Cindy, na nasa likuran nito. Congrats, Cindy! Niyakap niya rin ito ng mahigpit. Salamat talaga, Grave. Utang namin ni Daniel sa'yo ang lahat ng ito. Natawa siya, dahil alam nila Cindy at Daniel na siya ang labis na nagsakripisyo para sa relasyon ng mga ito sa loob ng halos 3 taon. Sa tuwing gustong mag-date ng dalawa, palagi siyang sinasama upang siya ang paghinala ng mga tao, at hindi mabuking ang lihim na relasyon ng mga ito. Ayos lang naman iyon sa kanya, dahil siya rin naman ang nakikinabang sa talent ni Daniel. Simula kasi nang gawin siyang manager nito, nag-resign na siya sa jewelry shop. Tinapos niya ang kanyang pag-aaral, kahit sumasideline siya noon sa mga teleserye tapings ni Daniel bilang manager at assistant nito. Naloka ang buong Pilipinas panigurado. Akala nila ikaw ang papakasalan ni Daniel. Sabay-sabay silang nagtawanan nila Daniel, dahil sa sinabi ni Cindy. Kaya nga. Naloka sila dahil hindi nila inaasahan na ikaw pala ang tunay na girlfriend ng superstar. Salamat sa iyo, Daniel. Ngayon, ready na kami ni Daniel na lumagay sa tahimik, kahit masira pa ang public image namin. Aba, syempre naman. Ang dami nyo ng ipon. Biro niya sa dalawa. Ano, sasama ka ba sa dinner namin? Umiling siya. Kayo na lang muna, lovers. Pagkakataon nyo na masolo ang isa't isa. Nakangiting nagpalim ang mga ito sak-anya, bago pa sila maabyute ng mga paparazzi o mga reporters. Kumaway na lang siya sa mga ito, bago siya muling sumakay sa kanyang brand new car. Kulay pink iyon, at kakabili niya lang ng kotseng iyon noong isang buwan. Nakaipo na rin kasi siya bilang manager ni Daniel, dahil 40% ng kinikita nito ay diretso sak-anya. Napabuntong hininga siya, at napatitig sa kanyang main bela. Hindi niya maintindihan kung bakit malungkot siya. Masaya naman siya para kay Daniel at Cindy, ngunit hindi niya maiwasang malungkot para sa kanyang sarili. Simula kasi nang mag-break sila ni Kevin Bulan, hindi na muling tumibok sa ibang lalaki ang puso niya. Minsan, napapaisip siya, kung sakaling binigyan sana niya ng chance si Daniel noon, marahil silang dalawa ang ikakasal ngayon. Ngunit natuturuan ba ang puso? Hindi niya kasi alam kung paano babaguhin ang laman ng puso niya. Kahit 5 taon na ang nakararaan. Inuntog niya ng kaunti ang kanyang noo sa manibela ng kanyang kotse. Naiinis siya sa kanyang sarili, dahil heto parent siya, hindi maka-move on sa first and last boyfriend niya.
Sino ba naman kasing makaka-move on sa isang Kevin Bulan? May mga oras na nanghihinayang siya sa relasyon nila, ngunit naroon pa rin ang sakit ng ginawa nito sa paglalaro ng kanyang damdamin. Nawala na tuloy siya ng tiwala at pag-asang may seseryoso sa kanya na katulad ni Kevin Bulan. Marami naman nagtatangkang ligawan siya, ngunit wala siyang matipuhan sa mga ito, at higit sa lahat, naging busy na rin siya sa kanyang trabaho bilang personal manager ni Daniel. Napabuntong hininga siya. Hay nako Daniel, bakit ba naman kasi magpapakasal ka agad, naiinit tuloy ako. Makauwi na nga. Napapangiti na lang siya sa pakikipag-usap sa kanyang sarili. Mabigat ang kanyang puso habang nagmamaneho siya hanggang sa makarating na siya sa kanyang kondo. Napabuntong hininga na lang siya ng pagpasok niya sa kanyang kondo unit, na isa sa pinakamalaking kondo sa Makati City. Katulad ng nakagawian niya, tuwing uuwi siya sa kanyang kondo unit, humahalik muna siya sa litrato ng kanyang lola. Namayapa na kasi ito 3 taon na ang nakakaraan. Simula nang atikihin ito sa puso at sumakabilang buhay. Naisipan na niyang ibenta ang antik na bahay nila, nang minsan may nagnais na bumili nito. Sa makatuwid, nag-iisa na lang siya ngayon sa buhay niya. Pakiramdam niya nga, wala nang direksyon ang kanyang buhay. Nag-init siya ng mainit na tubig at nagluto siya ng instant noodles, na madalas niyang kainin. Habang kumakain siya ng instant noodles, naisipan niyang tignan ang kanyang Facebook at Instagram account. Napangiti siya, dahil marami ang nag-message sa kanya ng mga staff at kasamahan nila sa industriya ng showbiz. From Beatrice. Miss Grace. Akala ko ba ikaw ang GF ni Daniel? From Mila, Grace, are you okay? Break na ba kayo ni Danny? Bakit siya magpapakasal kay Cindy? From Joe, Grace, what's going on? Akala ko ikaw ang papakasalan ni Daniel. Napangiti siya ng husto. Paano ba naman, last week nag-public announcement rin si Daniel, na mayroon na itong papakasalan, ngunit hindi sinabi kung sino ang babaeng iyon. Naging hot issue iyon sa buong Pilipinas at siya ang babaeng iniisip ng mga ito. From Direk Han, Grace, what the M? Totoo ba? Akala ko ikaw ang nobya ni Daniel. Halos magkapalit na nga kayo ng mukha. Napahalakhak na lang siya habang binabasa ang mga messages ng mga ito. Inaasahan na niyang magtataka ang buong Pilipinas, na ibang babae ang papakasalan ni Daniel. Nag-scroll siya sa kanyang newsfeed, at halos lahat ng balita ay tungkol sa kanilang 3 nila Daniel. Hindi makapaniwala ang buong Pilipinas. Napapailing na lang siya. Headline. Totoo ba ang chismis? Si Daniel, magpapakasal sa ibang babae. News alert. Nagulantang ang publiko nang i-anunsyo ni Daniel ang nalalapit nitong kasal. Ngunit bakit sa ibang babae ito magpapakasal at hindi sa longtime girlfriend nitong si Grace? Pinatay na niya ang kanyang wifi, dahil paulit-ulit lang naman ang mga messages sa kanya. Kinabukasan, maaga silang magkikita nila Daniel at Cindy sa isang commercial shoot para sa endorsement nito sa isang toothpaste company. Inaantok pa siya pagdating niya roon, habang hawak-hawak niya ang isang paper cup ng kape. Nabili niya lang iyon sa 7-Eleven. Nagugutom na siya, ngunit hindi na siya nakabili ng almusal, dahil baka mahuli pa siya sa call time. Good morning, Ma'am Grace. Yumakap agad sa kanya ang isang staff pagkapasok niya pa lang sa shooting area, na isang malaking studio. Hello. Good morning rin. Nagtataka naman siya sa pagyakap nito. Nagtataka rin siya kung bakit walang tao. Ma'am, alam kong break na po kayo ni Sir Daniel. Pero kailangan niyo pong malaman bilang manager niya. Hindi po makakapunta ngayon si Sir Daniel.
Bakit raw? Kunot noong tanong niya. Nasa hospital po si Sir Daniel. May sumuntok daw po kasi kay Sir Daniel kagabi. What? Gulat niyang tanong sa binalita nito. Ma'am, hindi naman po malala, pero dalawa po ang black eye ni Sir Daniel ngayon. Oh my! Wala namang kaaway si Daniel. Kaya nga ma'am. Pero ang pinaka nakakaloka po ma'am, kung sino ang sumuntok kay Sir Daniel. Lalong kumunot ang kanyang noo. Napabuntong hininga siya. Marahil ex-boyfriend iyon ni Cindy. Baka nagalit ang mga ito sa pasabog na balita ni Daniel. Hindi mo ba itatanong ma'am kung sinong mga pogi yun? Kung sino man sila, mga wala silang kwenta. Sige, mauna na ko sayo. Pupuntahan ko muna si Daniel. Si Ken Gia at Kevin Bulan raw po ang sumuntok kay Sir Daniel kagabi. Napatigil siya sa paglabas ng studio dahil sa sinabi nito. Tila nabingi ata siya sa pangalang binangit nito. Sino ka mo? Hindi niya maintindihan kung bakit bumilis ng husto ang tibok ng kanyang puso. Si Ken Gia at Kevin Bulan po ma'am. Kilala mo ba sila? Sikat na sikat sila bilang pinakagwapong pamilya sa buong Pilipinas. Baka ex-boyfriend ni Ma'am Cindy yung isa sa kanila. Napalunok siya sa napaka-weird na binalita nito. Nasa Pilipinas si Kevin. Wala sa sariling tanong niya. Galit nga po si Sir Daniel, ayon sa chismis sa akin ng mga reporter kong kaibigan. Sige, mauna na ko sayo. Nagmadali na siyang tumakbo palabas ng studio. Kailangan niyang makumpirma kay Daniel kung totoong si Ken Gia at Kevin nga ang sumuntok dito. Bakit parang kinakabahan siya? Nasa Pilipinas na nga ba si Kevin Bulan? At bakit naman ito susuntukin si Daniel? Dahil ba sa kanya? Iniisip ba nitong niloko siya ni Daniel? Napakagatlabi siya habang nagmamaneho siya. Hindi niya maipaliwanag ang damdaming nararamdaman niya. Nakasimangot pa rin hanggang ngayon si Daniel, habang kinukwento nito sa kanya ang nangyari dito kagabi. Hindi ako nagkakamali, Grace. Kilalang kilala ko si Kevin at Ken Gia, kahit pa nagbago na ng kaunti ang mga itsura nila, at kahit matagal ko na silang hindi nakikita. Alam kong sila yung sumuntok sa akin kagabi. Ang nakakabwisit pa ron, hindi ako nakaganti kahit isang suntok. Nagulat kasi ako pagkakita ko sa kanila sa restaurant. Napalunok si Grace nang ulitin ni Daniel ang kwento nito. Honey, namamaga patuloy ang mata mo. Sino ba kasi yung mga yon? Hinahaplos ni Cindy ang noo ni Daniel habang nakahiga ito sa hospital bed. Mukhang maayos naman ang kalagayan nito, bukod sa dalawang black eye na natamo nito. You mean sinugod kanila sa restaurant? Bakit daw? I don't know. Maybe because of you, Grace. Impossible. Matagal na kaming break. 5 taon na yun, Daniel. I knew it. Ikaw nga ang dahilan. Remember, akala ng buong mundo ikaw ang girlfriend ko. Kaya kagabi nung nag-announce ako ng engagement namin ni Cindy, akala siguro niya niloko kita. Hindi siya nakapagsalita sa sinabi ni Daniel. I don't think ganoon ang dahilan, Daniel. Kontra niya nang makapag-isip-isip siya. Honey, ex-boyfriend ba ni Grace yung isa doon? Grabe ang gag-uwa po. Tinignan ng masama ni Danny ang fiancé nito. Napangiwi naman si Cindy. Joke lang honey. Ikaw ang mas gwapo. Niyakap na lang ni Cindy si Daniel upang hindi ito magtampo. Kausapin mo siya Grace. Baka sa susunod hindi lang suntok abutin ko. Siya naman ang napangiwi sa sinabi ni Daniel.
alam niyang inis na inis pa rin ito hanggang ngayon, dahil wala naman itong masamang ginagawa ngunit na black eye-an pa ito. Ano namang sasabihin ko? Baka naman may atraso ka sa kanila. I never saw Kevin after that night, Grace. Impossible namang 5 taon bago niya ako binalikan para suntukin. Honey, baka akala niya niloko mo si Grace. Kaya sinuntok ka niya. How sweet naman, Grace. Ayaw niyang isipin ang posibilidad na ganoon nga ang dahilan ng pagkakasuntok ng mga ito kay Daniel. Puntahan mo siya, Grace. Please, ayokong masira ang nalalapit na kasal namin ni Cindy. Seryoso ang mukha ni Daniel na nakikiusap sa kanya. Wala siyang lakas ng loob upang harapin muli ang nag-iisang lalaking nagpapatibok pa rin hanggang ngayon ng kanyang puso. Ang nag-iisang lalaki sa buong mundo na pinag-alaya niya ng kanyang katawan. Anong sasabihin ko sa kanya? Itanong mo kung bakit niya ako sinuntok. Then tell him wala tayong relasyon. Ayaw ko nga. Nakakahiya, Daniel. Gusto mo bang masira ang kasal ko, Grace? Napapansin niyang pinipigilan lang ni Daniel ang mapangiti. Mukhang balak pa nitong pag-ayusin sila ni Kevin. Paano ko ba siya makakausap? Just text Maria. Sabihin mo gusto mong makausap si Kevin. Baka nasa mansyon lang yun. Don't just try. Do it, Grace. Matagal bago ito sumagot sa kabilang linya. Nakaramdam tuloy siya ng hiya. Paano ba naman? Mula nang mag-resign siya sa jewelry shop, hindi na niya ito muling tinawagan. Mabuti na lang at ito pa rin ang number nito. Buhay ka pa pala, bruha ka. Buti at naalala mo ako ngayon. Pasensya na po, Ate Maria. Sorry po, Ate, umiwas lang noon, alam mo na, medyo masakit po kasi. Sinadya niya kasing iwasan ito noon, dahil ayaw na niya ng kahit anong koneksyon kay Kevin. Kahit na, bruha ka, hindi naman ako ang kasabwat ni Kevin sa pastahan na yon. Pasalamat ka, namimiss na kita. Kamusta ka na? Balita ko ikakasal na sa iba yung jowa mo. Napangiti siya. Eto parent talaga si Maria. Ang mabait at madaldal niyang katrabaho noon. Sa totoo lang miss na rin niya ito. Maraming beses niyang ginustong tawagan ito, ngunit alam niyang babalitaan lang siya nito tungkol kay Kevin. Sapat na ang iba't ibang mga Instagram post at mga balita tungkol dito. Nabalitaan niya pa noon na panay beauty queen at kilalang mga models sa ibang bansa ang dine date nito. Isa na doon si Miss Cambodia na kamakailan lang ay tinaguri ang Miss Universe. Half Pinay at Cambodian ito. Halos saksakin siya ng katotohanan na hindi talaga ang isang tulad niyang weirdo ang magugustuhan nito. Pero ang balita niya, hiwalay na rin ang mga ito. Salamat sa madaldal niyang kaibigan na si Daniel. Minsan nga gusto na niyang i-unfriend si Daniel. May nangyari nga po, Ate Maria, kaya ako napatawag sa'yo. Anong nangyari? Teka muna, umiiyak yung anak ko. Lucas baby, kargahin mo muna si Luna. Sigaw nito. Malaki na po ang anak mo, Ate Maria, nakakapag-alaga na ng kapatid. Oo nga. Ako na lang ang hindi lumalaki. Sabay silang natawa. She really missed her. Oh, teka. Ano bang nangyari? Pwede po ba tayong magkita, Ate Maria? Ikukwento ko na lang po sa'yo mamaya. I like that. Matagal na kitang gustong makita, bruha ka. Tinitignan ko na lang nga palagi ang mga balita tungkol sa'yo ng jowa mo. Panay kayo ang binabalita. Sikat na sikat kasi yung jowa mo. Hindi ko po jowa yun, Ate Maria. Ay. Oo nga pala, magpapakasal na nga pala yun sa iba, no? Grabe talaga mga lalaki.
Swertihan na lang talaga makahanap ng tunay na pagmamahal sa ngayon. Pero bruha ka. Don't worry, bumalik na last week si Kevin, single yun ngayon. Napakagwapo. Napalunok siya. Nakumpirma niyang nasa Pilipinas nga si Kevin. Hindi nga nagsisinungaling si Daniel. Marahil si Kenjia at Kevin Bulan nga ang sumuntok dito. Magkita na lang po tayo Ate Maria sa coffee shop sa dati. Nako, hindi ako pwedeng lumabas. Buntis ulit ako ngayon, at may slan, kaya medyo pahinga-pahinga lang ako. Pumunta ka na lang dito sa bahay namin mamaya, dito ka na mag-dinner. Nakakahiya po Ate Maria. Sige po, pupunta na lang po ako dyan. Oh sige, I text ko sa'yo ang address namin. Kami lang naman ang asawa ko at mga anak ko ang nandito, kaya huwag kang mahiya. Alright, see you later bruha. Miss na kita, ang dami mo ng utang sa mga inaanak mo. Napangiti siya. Hindi niya napansin, namumula na pala ang mata niya. Namiss niya kasi ang boses ni Maria. Babawi po ako Ate Maria. Kahit huwag na. Ay panggako mo lang na hindi mo na ko iiwasan. Oh siya sige baby. Mommy, Manang Berta palo may puwet. Narinig niyang sigaw ng anak nito. Sige po Ate Maria, tinatawag ka na ng anak mo. Wait lang anak. Sige baby Grace. Nang maputol ang kanilang pag-uusap. Ilang minuto lang, natanggap na niya ang text message ni Maria. Nako po, taga Laguna pa pala si Ate Maria. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo. Mukhang mahaba-habang biyahe pa ang babiyahihin niya. Kaya naman kinahapunan. Umalis na agad siya upang mag-drive ng mahaba papunta sa Laguna. Simpleng baby pink t-shirt lang ang kanyang isinuot, at pantalon na tinurnuhan niya ng white rubber shoes. Hanggang ngayon, simple parent siya kahit marami na siyang pambili ng damit. Mas komportable kasi siya sa ganoon. Nilugay niya lang ang kanyang alon-alon at mahabang buhok. Makapal pa rin ang kanyang salamin, dahil hindi talaga niya nagustuhan ang contact lens. Madalas kasi, inaantok siya, at baka makatulugan niya pa ito habang suot niya sa kanyang mata. Ilang oras din siyang nagmaneho, hanggang sa makarating siya sa napakaganda at malaking bahay nila Maria. Napakaganda ng bahay nito. Halos panay salamin ang mga bintana at pintuan. Kulay itim lang ang pintura ng buong kabahayan, ngunit mas naging high-class tignan ang disenyo. Tinawagan niya ito, ngunit hindi ito sumasagot. Kaya naman, lakas loob na lang siyang lumapit sa gate ng mga ito. Good evening ma'am. Bisita po ba kayo ni Ma'am Ganda? Tanong ng guard sak-anya nang ibaba niya ang bintana ng kanyang kotse. Napangiti agad siya. Gustong-gusto talaga ni Maria tawaging maganda kahit noon pa man. Opo. Pakisabi po nandito na po ako. Ano pong pangalan mo ma'am? Tanong ulit ng guard sak-anya. Okay ma'am, kanina pa po kayo hinihintay ni Ma'am Ganda. Binuksan na nito ang malaking itim na gate. Kumaway muna siya sa mabait na guard, bago siya nagmaneho papasok ng bahay nila Maria. Pagdating niya sa parking area, napakaraming kotse ang naroon. Ngunit kumabog ng husto ang kanyang puso, nang makita niya ang isang pamilyar na kotse. Nakahiwalay iyon ng parking area, kaya naman kapansin-pansin talaga. McLaren. Kotse ata ni Kevin yun. Kunot noong pagkausap niya sa kanyang sarili. Isang race car iyon, na hinding-hindi niya makakalimutan. Iyon kasi ang naging dahilan ng pastahan ng magkakaibigan noon. Baka mayroon din si Luke. Kinumbinsi na lang niya ang kanyang sarili na kay Luke Bulan ang kotse doon. Maya-maya pa,
tumunog ang kanyang cellphone, kaya naman natigil ang pag-iisip niya. Tumatawag si Maria. Opo, ate. Pababa na po ako ng kotse. I am so excited. Tili nito bago pinutol ang kanilang koneksyon. Napalunok na lang siya. Bago tuloy siya bumaba ng kanyang kotse, nag-retouch siya ng kanyang lip balm. At sinukli niya ang kanyang buhok. Nagwisik rin siya ng kaunting pabango. Mahirap na, baka nandoon si Kevin, at hindi handa ang beauty niya. Nagsisituloy siya sa napili niyang damit. Kung sakali kasing magkita silang muli ni Kevin, gusto niya sana, maganda siya sa araw na iyon. Ngunit kung ngayon na sila magkikita, wala na siyang magagawa. Kumain na lang siya ng mint candy, dahil mahaba-haba na ang binyahin niya. Hindi niya mapaliwanag ang kaba sa kanyang puso. Muli niyang tinignan ang kotseng pamilyar pagkababa niya ng kanyang kotse. Lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso, dahil kamukha talaga iyon ang kotse ni Kevin. Excited na ako. Tili niya bago niya ibinaba ang kanyang telepono. Nakaramdam siya ng pananibik sa muling pagkikita nilang muli ni Grace. Ang long-lost friend niya, / workmate noon sa jewelry shop. Naintindihan naman niya ito, kung bakit ito lumayo sa kanya simula nang maghiwalay ang mga ito. Honey, I am home. Narito na rin sila, Kevin. Sigaw ni Luke, ang kanyang asawa nang makapasok ito sa bahay nila. Alam nitong nasa kusina na naman siya. Napatili siyang muli at hinubad ang kanyang apron na suot-suot. Kasalukuyan kasi siyang nagbibake ng cake para sa dinner nila ngayong gabi. Sakto ang dating ng mga ito, dahil nasa parking lot na rin si Grace. Sinabihan niya kasi ang asawa niya na imbitahin si Kevin ngayong gabi. Gusto niya kasing magkitang muli si Grace at Kevin. Baka sakaling magkabalikan ang mga ito, kung makikialam siya. Sila Kevin. Sino pa kaya kasama nila? Si Kevin lang naman ang inimbitahan ko. Tanong niya kay Berna, ang kasambahay nila na matalik niyang kaibigan. Daig pa nito ang nagtatrabaho sa abroad sa laki ng sahod nito bilang katulong nila. 150,000 lang naman kada buwan ang pinanggako nilang sahod nito. Napakabait kasi nito sa kanilang dalawa ni Luke, at ito rin ang dahilan kung bakit naging matatag ang relasyon nila. Abay malay ko. Baka kasama si Sir Kenjia. Nagkibit-balikat lang si Berna. Agad silang lumabas ni Berna habang karga nito ang isa niyang anak na si Luna. Nakangiti niyang sinalubong ang kanyang asawa at ang kanyang anak na si Lucas. Mommy! Patakbong yam-akap sa kanya si Lucas. Hello anak! I miss you! Yam-akap rin si Luke sa kanya at hinalikan nito ang kanyang noo. Busy na naman ang misis ko ha! Saglit siyang yam-akap kay Luke, ngunit nawala agad ang ngiti sa kanyang labi, nang mapansin niya ang babaeng nakahawak sa braso ni Kevin sa likuran ni Luke. Karga-karga naman ni Kevin ang pusa nitong mataba na si Mingming. Hi Maria! Bati ni Kevin sa kanya. Some obra na ata ito sa kagwapuhan, dahil mas gwapo na ito ngayon. Hi Kevin, sino yan? Dir-diretso niyang tanong. Hindi kasing umingiti ang babae at tila nakatingin lang sa kanya. Ang first impression niya tuloy sa babaeng ito ay hindi maganda. Parang napakasungit kasi nito. That's Cynthia. Kenvin's fiance honey. Nag-propose na si Kevin sa kanya last week. Bulong ni Luke sa kanyang gilid. Lalong kumunot ang kanyang noo. Ha! Akala ko single ka na. Kinabahan siya ng husto dahil parating na si Grace. Paano na lang ang plano niya? Ngumiti lang ng tipid si Kevin. She's Cynthia my fiance, and this is Ate Maria my sister-in-law.
ipinagpakilala ni Kevin sa babaeng nakapulupot sa braso nito. Sakto naman bumukas ang pinto sa kanilang likuran, at tinig ni Lucas ang nangibabaw. Agad ring lumundag si Ming Ming mula sa pagkakakarga ni Kevin, at dirderecho itong tumakbo palapit kay Grace. Tita Grace. Yes, it's you, Tita Grace. Tumakbo si Lucas papunta kay Grace na nakatayo sa may pintuan. Sabay-sabay silang napalingon sa pinto. Base sa reaksyon ni Grace, alam niyang narinig nito ang pagpapakilala ni Kevin sa fiance nito. Napalunok tuloy siya, dahil parang gusto niyang kutusan ang kanyang sarili sa mga oras na iyon. Malay niya bang may fiance na si Kevin? Gaga talaga siya. Miyaw miyaw. Kinarga ni Grace ang pusa at niyakap nito si Lucas. Mukhang kilalang kilala parin ito ng pusa ni Kevin. Grace. Napangiwi na lang siya. Hello, Ate Maria. Halata sa boses nito ang pagkabigla. Oh, she's your workmate before, di ba, honey? Masayang tanong naman ni Luke sa kanya. Labis na kaba ang kanyang nararamdaman, lalo na nang makita niya ang reaksyon ni Kevin at Grace nang mapatingin ang mga ito sa isa't isa. Nag-iwas agad ng tingin si Grace dahil hindi ata nito kinaya ang kakaibang tingin ni Kevin. Hindi ito nakangiti, ngunit bahagyang nanlaki ang mata nito pagkakita kay Grace. Napansin niya ring napalunok ito at tila hindi inaasahan na makikita nito ngayon si Grace. I invited her to our dinner, honey. Grace, tara, pasok ka. Nanginginig din tuloy siya sa tindi ng tensyon sa pagitan ng ex-lover. Agad niyang niyakap si Grace. Sorry, Grace, I will explain later. Bulong niya kay Grace. Naramdaman niyang kinakabahan rin ito. Tita Grace, I miss you. It's been so long. Nakayakap pa rin si Lucas kay Grace sa gilid nito. Namiss rin kita, Lucas. Big boy ka na, ha. Nag-akto na lang si Grace na normal lang ang lahat. Nagkasenyasan lang silang dalawa ni Grace na pagpasensyahan na siya nito. Pinisil lang nito ang kanyang kamay at niyakap rin siya ng mahigpit. Namiss kita, Ate Maria. Sambit ni Grace habang yakap siya nito. Parang maiiyak naman tuloy siya, dahil ngayon lang niya na-realize kung gaano niya namiss ang kaibigan niyang ito. Simple parin ito katulad noon, ngunit napansin niyang nabawasan na ang pagiging weirdo nitong manamit. Simpleng pananamit na lang ang suot nito ngayon. Kahit napaka-simple nito. Para sa kanya napakaganda talaga nito. Mas lalo kang gumanda, Grace, ha. Hinaplos niya ang mahaba at medyo curly nitong buhok. Balere ka parin, Ate Maria. Napansin niyang umiiwas mapatingin si Grace sa likuran niya, kung saan nakatayo roon si Kevin at ang fiancé nito. Sabay silang napalingon kay Kevin nang lumapit ito sa kanilang dalawa. Pati siya ay kinilig. Hindi malaman ni Grave ang gagawin, nang lumapit si Kevin sa kanilang dalawa ni Maria habang magkayakap sila. Mas lumalim ang baritonong boses nito, na tila naghahatid ng kiliti sa buong pagkatao niya. Hindi niya lubos maisip na may i-level up pa talaga ang kagwapuhan nito. Mula sa maayos na pagkakasuklay ng buhok nito, hanggang sa napakalinis nitong damit. Kahit isang alikabok ata, walang dumi ang white t-shirt nito. Ngunit ang pinaka nakakaloka ay ang mabangong amoy nito. Hi! Halos walang lumabas na boses sa kanyang bibig nang sinubukan niyang mag-hi pabalik dito. Kanina pa ito, kung makatitigwagas. Hindi niya maintindihan ang kakaibang tingin nito sa kanya. Hindi naman siya nagulat na narito ito dahil nakita na niya ang kotse nito sa parking area kanina. Ngunit ang mas kinagulat niya ay ang pagpapakilala nito sa fiancé nito. Lumapit rin ang fiancé nito, habang nakataas ng kaunti ang kilay nito. You know her, babe.
Taas noong tanong nito kay Kevin, at muling kumapit sa braso nito. Tara, kumain na tayo guys, habang mainit pa yung niluto namin ni Ate Berna. Tara na Grace. Hinayla na siya ni Maria papunta sa kusina. Okay honey. Tara guys. Sagot naman ni Luke, at inaya na nito sila Kevin. Mukhang naaalala na nito kung ano ang meron sa kanila ni Kevin noon. Halos di siya makahinga sa tensyon sa pagitan nilang dalawa ni Kevin kanina. Parang gusto na tuloy niyang umuwi. Kung makatingin kasi ito, para bang gusto siyang sang-aba ng halik. O baka ambisyosa lang siya. Ate Maria, bakit nandito sila? Bulong niya kay Maria nang makapasok sila sa kusina. Sorry Grace, hindi ko naman alam na may fiancé na pala si Kevin. Napapakamot na lang sa ulo nito si Maria. Tipid na lang siyang ngumiti. Ano ka ba, mas iisipin nila na bitter ka pa. Hayaan mo na, first and last mo naman na silang makakasama, nga pala, nagluto ako para sa'yo talaga. Huminga siya ng malalim, at wala na siyang magawa kundi makasalong kumain si Kevin at ang fiancé nito. Habang kumakain sila sa family dinner na hinanda nila Berna at Maria para sa kanila, iba't ibang topic ang pinag-uusapan ng mga ito. Tahimik lang siyang kumakain, ngunit halos di niya malunok ang kinakain niya, dahil ramdam niyang nakatingin sa kanya si Kevin. Ano ba naman tong lalaking ta? Lalo siyang kinakabahan, dahil baka napapansin rin iyon ng fiancé nito. How's your life now, Grace? Halos mabilaukan siya sa narinig niyang tanong ni Kevin. Natahimik tuloy ang lahat. Wala siyang magawa kundi mapatingin sa gawin nito. Ayaw niya sanang tignan ito, dahil nahuhulog na naman ang marupok niyang puso, sa simpleng pagtingin niya sa gwapong mukha nito. Halos 5 taon niya nga iyon binubura sa kanyang isipan. Ayos naman. Maiksi niyang sagot. I heard magpapakasal sa iba si Daniel. Napalunok siya sa sinabi nito. Halos mabilaukan rin si Maria, dahil sa sinabi ni Kevin. Nakita niyang nagtangis ang bagang ni Kevin sa sinabi niyang sagot. Why babe? I don't get it, singit ng fiancé nito. It doesn't hurt you? Tanong ulit ni Kevin sa kanya. At hindi nito pinakinggan ang tanong ng katabi nitong magandang babae. Tipid siyang ngumiti. Masaya ako para sa kanila ng magiging asawa niya. Break na si Grace at jowa niya bago pa man magka-jowang iba yun, kaya hindi naman siya nasasaktan. Diba Grace? Tumahimik naman si Kevin at halatang bad trip ang katabi nito. Mabuti na lang at iniba na ni Ate Berna ang kanilang topic. Panay pa rin ang tingin sa kanya ni Kevin, kaya hindi tuloy siya nakakain ng maayos. Napatingin silang lahat dito, nang tumayo ito at lumapit sa kanya. Nanlaki ang kanyang mata nang pagsalinan siya nito ng ulam sa kanyang plato. Otomatiko siyang napatingin sa fiancé nito. Kasalukuyan itong may kausap sa telephone at nakatalikod sa kanila. Labis ang kabang nararamdaman niya sa mga oras na iyon, parang lalabas ang kanyang puso sa dibdib niya. Magrereklamo sana siya, ngunit nakalayo na si Kevin at bumalik na ito sa upuan nito. Napangga nga na lang si Luke, Maria at Ate Berna, na nakasaksi ng ginawa nito. Wala naman kamalay-malay ang fiancé nito habang busy parent ito sa pakikipag-usap sa telepono nito. Aaminin niyang kinilig siya. Patawarin siya ng Diyos, ngunit kinilig siya sa simpleng ginawa ni Kevin. Pinagpatuloy niya na lang kumain, kahit nanginginig ang kanyang kamay. Dito ka na matulog Grace. Sige na oh. Malayo ang biyahe mo pabalik. Nako Ate Maria, ayos lang po. Sanay akong magmaneho sa gabi. Pilit siyang pinipigilan ni Maria hanggang sa makarating sila sa tapat ng kanyang kotse.
hindi na siya nag-polem kay Kevin dahil inaya ito ng fiancé nito sa isang kwarto. Hindi niya kinaya ang isiping may kasama itong iba sa iisang kwarto lamang. Well, alam naman niyang marami na itong nakasamang ibang babae sa ibang bansa. Ngunit iba pa rin ang sakit kung sa mismong harap niya papasok sa iisang kwarto ang mga ito. Wala pang 10 minutong pumasok ang mga ito sa kwartong iyon nang mag-polem na siyang umuwi kay Maria. Delikado Grace. Mag-aalala ako sa iyo, sige ka. Bawal pa naman ako ma-stress dahil buntis ako. Ngumiti lang siya at niyakap si Maria. Ate, kaya ko pong umuwi kahit gabi na. Hindi ko kayang makasama si Kevin sa iisang bahay. Edi wag mo siyang isipin. Isipin mo na lang na wala siya. Ate talaga. Sige na ate, uuwi na po ako. Babalik na lang ako promise. Napabuntong hininga na lang si Maria at wala na itong magawa. Basta bumalik ka dito. Huwag mo ako ulit iiwasan ha. Ngumiti siya at niyakap itong muli. Opo ate. Promise ko yan sa'yo. Oh sige, mag-iingat ka Grace. Where do you think you're going? Sabay silang napalingon kay Kevin nang bigla na lang itong sumulpot. Mukhang tumakbo ito dahil hinihingal pa ito. Gusto niyang mapahawak sa kanyang dibdib dahil otomatiko iyong tumibok ng mabilis. Uuwi na raw siya. Napapangiting singit ni Maria. Kumunat naman ang noo ni Kevin habang nakatingin sa kanya. Napalunok siya dahil maotoridad ang pagkakapigil nito sa kanya. Nais niyang mapataas ng kilay. Pinipigilan ko nga siya. Kasi delikado na. Gatong naman ni Maria. Hindi pwedeng hindi ako uuwi, may trabaho pa ako bukas ng umaga. If that's the case, let me drive you home. Kunot noo paring sambit nito. Ha? Nanlaki ang kanyang mata sa alok nito. Ay, bonga yan. Napapalakpak pa si Maria sa tuwa nito. Give me your keys. Lumapit ito sa kanya at halos isang dangkal na lang ang layo ng katawan nito sa kanya. Kailangan ba talagang lumapit ito ng ganoong kalapit? At higit sa lahat, mapang-akit ang pagkakatitig nito sa kanyang labi, na para bang gusto talaga siya nitong halikan. Napaatras tuloy siya ng kaunti. Hindi na kailangan. Kaya ko naman magmaneho. Your keys. Hingi ulit nito ng susi ng kanyang kotse. Bahagya nitong binasa ng dila nito ang labi nito, kaya naman saglit siyang napatitig sa mamula-mulang labi nito. Para bang napakalambot ng lips nito. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng pagkauhaw. Iniwas na lang niyang mapatingin sa mapang-akit nitong labi. Baka hanapin ka ng fiancé mo. She's taking a bath. Ate Maria will tell her later, kaya hindi niya ako hahanapin. Gusto mo bang umuwi o hindi? Hindi niya maintindihan kung bakit nataranta siya, dahil muli itong humakbang palapit sa kanya. Napasandal na lang siya sa kanyang kotse, at agad niyang binigay dito ang susi ng kotse niya. Sakay. Tumingin pa itong muli sa kanyang labi. Pinipigilan niya lang mapakagat labi dahil ayaw niyang mahalata nitong naapektuhan siya. Grace, sakay ka na raw. Diyos ko, naiihi ako sa inyo, parang namimiss ko tuloy yung ganyang tinginan namin ni Luke noon. Nahiya tuloy siya nang kalabitin siya ni Maria. Baby Ate Maria, ingat ka, ingat po kami. Natawa tuloy si Maria sa pagiging lutang niya. Nagmadali na siyang pumasok sa loob ng kanyang kotse. Doon siya sumakay sa likuran. Ayaw niyang makatabi si Kevin. Hindi ito pumasok sa driver's side nang makita nitong sa likuran siya pumasok. Kinatok nito ang bintana ng kotse niya, kaya napilitan siyang buksan iyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bintana ng kotse.
Ipinatong nito ang isang siko nito sa ibabaw ng kanyang kotse, at yumuko ito upang kausapin siya. Napatingin siya sa gwapong mukha nito. Parupok talaga ng parupok ang depensa niya. Mukhang tinatablan peren siya ng kagwapuhang taglay nito. Lalo na at napakasarap nitong tumingin. Yung tingin na parabang mapapaungol ka na agad sa isang tingin pa lang. Gagawin mo ba akong driver? Tanong nito sa kanya. In front. Utos nito sa kanya habang napapatingin talaga ito sa kanyang labi. Napapansin niya iyon, dahil bumababa ang tingin nito sa kanyang labi. Iniisip na lang niyang nag-aambisyon na naman siya. Isa talaga siyang ambisyosa. Hindi pa ba sampal sa kanya kung gaano kaganda ang fiancé nito? Wala siyang nagawa kundi lumipat ng pwesto. Doon siya umupo sa harapan. Kinakabit niya pa lang ang kanyang seatbelt, nang pumasok si Kevin sa loob ng kotse niya. Pakiramdam niya, uminit ng husto ang loob ng kanyang kotse, nang mapagsolo silang dalawa sa loob ng kanyang kotse. Kakaibang init iyon, na nanggagaling sa loob ng kanyang katawan. Para bang naaalala niya pa ang huli nilang ginawa sa loob ng kwarto ng beach resort. It feels like it was just happened yesterday. Napalunok siya nang magsimula itong magmaneho. Kumaway pa si Maria sa kanilang dalawa, bago sila makalayo sa bahay nito. Nilakasan ni Kevin ang air condition ng kanyang kotse. Marahil naiinitan rin ito. Nararamdaman rin ba nito ang tensyon sa pagitan nilang dalawa? Pakiramdam niya sa mga oras na iyon, kumikibot-kibot ang kanyang matambok na pechay sa simpleng pagkakasolo niya kay Kevin sa loob ng kotse niya. Ano ka ba, Grace? Focus. Huwag marupok. Pilit na lang niyang nilalabanan ang matinding damdaming namumuo sa kanyang kalooban. Where do you live? Maya-mayang tanong nito nang makalabas na sila sa gate ng bahay. Sinabi niya rito ang kanyang address. Medyo mahina lang ang boses niya. Natahimik ito. Pakiramdam niya na lungkot ito. Napatingin siya habang nagmamaneho ito. Tama ba ang nakikita niya? Namumula ang mata nito na parabang naiiyak. Bakit hindi ko yun nabalitaan? Humigpit ang pagkakahawak nito sa manibela. Hindi ko ginawang public ang pagkamatay ni Lola. Ayokong pati ang buhay namin ni Lola pang himesukan pa ng mga taga-supporta ni Daniel. Anong kinamete niya? Napansin niyang garalgal ng kaunti ang boses nito. Sakit sa puso. Simpleng sagot niya. Do you have beer or drink here? Tanong nito sa kanya. Umiling siya. Hindi ako umiinom. At isa pa, bawal uminom habang nagda-drive. Tumahimik lang ito. Mga kalahating oras din itong tahimik, kaya naman hindi na rin siya nagsalita pa. Why did your wedding has been cancelled? He announced last week na magpapakasal na kayo. He announced last week na magpapakasal na siya, pero hindi sa akin. Hindi ko naman siya nobyo. Really, huh? Parang hindi ito naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, ayos lang. Nga pala, Kevin, huwag mo na sanang lalapitan muli si Daniel. Mabait si Daniel, at hayaan na lang natin maging masaya sila ni Cindy. Parehong kaibigan ko sila. Napabuntong hininga tuloy siya. They never did that. Dahil hindi ko naman boyfriend si Daniel. Malaya nilang mamahalin ang isa't isa. You're just saying that because you want to protect him. Nagsumbong na ba siya sa'yo na sinuntok ko siya? Please, Kevin, tantanan mo si Daniel. Hayaan mo silang sumaya ni Cindy. I don't know kung maniniwala ka o hindi, pero hindi ko naging boyfriend si Daniel. Para bang naiinis lang ito sa sinasabi niya. I read a lot of news about you and Daniel. Kung umasta ito, para bang boyfriend niya ito na nagseselos.
Hindi totoo lahat ng mga binabalita, lalo na sa social media. Nag-iwas siya ng tingin kay Kevin dahil paguwapo ito ng paguwapo sa paningin niya. Yeah right. Hindi pa rin ito naniniwala. Kung mag-boyfriend man ako, hindi ko yun ipapaalam sa publiko. Napatili siya nang bigla nitong ipreno ang sasakyan niya. Mabuti na lang at walang sumusunod na sasakyan sak-a nila, kung hindi baka nabangga na sila. Kevin. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Kinabahan siya, akala niya nap-ano na sila. May pusa, muli nitong pinaandar ang kanyang kotse, ngunit sa pagkakataong iyon, pinaharurot na nito iyon. Kevin, baka madisgrasya naman tayo. Napakapit siya sa seatbelt niya. Ang bilis-bilis kasi ng takbo ng kotse niya ngayon. 180 km/h lang naman. Mabuti na lang at nasa highway sila, at wala naman gaanong kotseng bumabiyahe. 100 km/h lang ang limit. Sigaw pa niya. Baka akala ni Kevin pang race car ang kotse niya, kaya naloloko tuloy siya. Kevin, hindi to sports car. Binagala naman ito ng kaunti, at napapangiti ito, dahil kapit na kapit pala siya sa muscle ng braso nito. Don't make me mad again, little girl. Para siyang napaso nang ma-realize niyang nakakapit na pala siya sa muscles nito. Sorry, ikaw kasi, ang bilis ng andar natin, natakot ako. Inayos niya ang pagkakaupo niya, dahil naging normal naman na ang pagpapatakbo nito sa kanyang kotse. Mag-isa ka lang sa kondo mo. Napalunok siya sa simpleng tanong nito. Para bang iba't ibang malikot na imahinasyon na ang dumb alloy sa kanyang utak. I want to sleep with you tonight. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili, dahil wala siyang nasabi sa sinabi nito, kundi. Para bang nilaglag niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang karupukan. Karapat dapat niya lang sinabi na hindi pwede. Ano ako, cheap? Dapat ganoon, ngunit natagpuan na lang niyang sinagot ito ng isang kalandian. Napansin niyang napalunok ito sa kanyang sagot. Tila nasabik ito, dahil pumayag siya. Isang gabi lang. Promise, isang hirit lang. Hindi pa naman siya kasal. May kasabihan tayo, kapag palay na ang lumalapit, diba? Sigaw ng kalandian sa kanyang utak. Ayaw na niyang mag-isip pa. Kanina niya pa nararamdaman ang matinding init ng kanyang katawan na kailangan niyang ilabas. Nang makarating sila sa kanyang kondo, bumaba nga ito. Tahimik lang silang dalawa sa elevator, habang paakyat sila sa kanyang kondo. May kasama silang dalawang matandang babae sa loob ng elevator. Nahigit niya ang kanyang hininga nang hawakan nito ang kanyang kamay, at naramdaman niyang mainit ang palad nito. Napakagatlabi siya, dahil masarap ang pagkakatitig nito sa kanyang mata sa salamin ng elevator na iyon, kasabay ng pagpisil nito sa kanyang kamay. Tila nais na niyang mapaungol sa simpleng holding hands na iyon. Para bang nakikipagtalik na ito sak-a niya, gamit lamang ang magagandang mga mata nito. Pakiramdam niya, basang-basa na ang kanyang underwear. Walang nagsisalita sa kanilang dalawa. Panay naman ang tingin sak-a nila ng dalawang matandang babae. Bago bumaba ang dalawang babae, may sinabi pa ang isa sa mga ito sak-a nila. Gumamit kayo ng proteksyon. Taas kilay nitong payo sa kanilang dalawa. Nais tuloy niyang lumubog sa mga oras na iyon, dahil nahal ata siguro ng matatanda ang matinding intense edad sa pagtititigan nilang dalawa ni Kevin. Nang makalabas na ang matatanda, yam-akap si Kevin sa likuran niya. Pinulupot nito ang mga braso nito paikot sa kanyang bewang. Halos mapapikit siya dahil tama ang hinala niya. Gising na nga ang alaga nito, at handa na siyang pasayahin ngayong gabi, dahil ramdam niyang naninigas na iyon sa loob ng pantalon at brief nito.
I don't need that. I just need you to have energy for the whole night. Parang kiniliti nito ng husto ang pechay niya dahil sa sinabi nito. Marupok na kung marupok. Ganoon naman siguro talaga pag nagmamahal. Nagiging tanga, nagiging marupok. Hindi ka nagmamahal kung hindi ka marupok. Paglabas ni Kevin at Grace sa elevator, sinong gaban agad siya nito ng isang mapusok na halik. Isinandal siya nito sa pader habang nakaalalay ang isang kamay nito sa kanyang ulo, at nakahapit naman sa kanyang bewang ang isang kamay nito. Tinugon niya ang bawat paggalaw ng labi ni Kevin. Kanina pa kita gustong halikan. Sambit nito sa pagitan ng kanilang paghahalikan. Tama ang hinala niya, kanina pa siya nito gustong halikan. Sa paraan ng pagtingin nito sa akya niya kanina, alam na niyang iyon ang gusto nito. Ako rin. Pag-amin niya. Mas lalo tuloy itong nanabik sa kanya, kaya mas lalong lumalim ang halik nito. Where's your unit? Tanong nito habang patuloy parent siyang hinahalikan pababa sa kanyang leeg. Para siyang isang masarap na putahing nais na nitong kainin at pagsawaan ngayong gabi. She can see the tear in his eyes when he stopped kissing her. Sa dulo pa. Itinuro niya ang pinakadulong pinto. Napatili siya nang buhatin siya nito paarap dito. Mabilis ang naging paglakad nito na parabang hindi ito nabibigatan sa akya niya. Nakahawak lang ang dalawang kamay nito sa kanyang puwetan, habang nakayakap naman siya sa leeg nito. Nakita niyang napasilip ang isang kapitbahay niya, marahil narinig nito ang pagtili niya. Umiling lang ang kapitbahay niya at muli nitong sinarado ang pinto nito. Napangiti tuloy siya ng pilya. Babe, where's your key? Tanong ni Kevin sa akya niya nang tumapat sila sa pintuan ng kanyang kondo. Nandito sa bag, Kevin. Napaungol siya dahil hinalikan muli ni Kevin ang kanyang leeg. Mukhang hindi na talaga ito makapaghintay pa. Kinapa niya ang kanyang susi sa loob ng kanyang bag, habang nilalasap niya ang masarap na halik ni Kevin sa kanyang leeg. Halos hindi niya maisuksok sa keyhole ang susi, dahil panay ang halik ni Kevin sa kanyang leeg paakyat sa gilid ng kanyang tenga. Oh God, Kevin, hindi ko mabuksan ang pinto. Napangiti ito ng pilyo habang namumungay ang mga mata nito, at ito na mismo ang nagbukas ng pinto. Where's the bedroom? Pagbukas pa lang nito ng pinto, hinahanap na agad nito kung saan ang kanyang kwarto. Itinuro niya ang isang pinto sa bandang gilid. Dumiretso agad ito roon, at pagkapasok pa lang nito sa kanyang kwarto, ibinaba agad siya nito sa kanyang kama. Naghubad agad ito ng t-shirt nito, na parabang nagmamadali ito, kasunod nitong hinubad ang pantalon at brief nito. Habang naghuhubad ito sa kanyang harapan, nakatitig lang ito sa kanyang mga mata. Hindi niya pa natititigan ng husto ang masarap nitong katawan, nang sanggaban muli ng halik. Mabilis na hinubad ni Kevin ang kanyang t-shirt. Mabilis rin nitong nahubad ang kanyang pantalon kasabay ng kanyang panty. You're still the most beautiful girl in my life. Puri nito sa kanyang hubad na katawan. Alam niyang binobola lang siya nito, ngunit nagdulot iyon sa kanya ng saya. Alam niyang katangahan ang ginagawa niya ngayon. Pero wala na siyang pakialam. Alam niyang ito ang magpapasaya sa akya niya. Nang makita niya pa lang ito kanina, alam niyang ganoon parent ang nararamdaman niya para dito. Tatanggi pa ba siya kung ito na mismo ang nag-alok na magsiping sila? Buong gabi nilang pinagsoan ang katawan ng isa't isa. Katulad noong gabing iyon. Ngunit ngayon, kakaiba, dahil parang hindi sila napapagod. Parang hindi sila nakukontento. Para bang gustong-gusto nilang sulitin ang mga oras na iyon. Iba't ibang posisyon rin ang kanilang nagawa. Mayroong nakatayo ito at buhat-buhat siya nito.
Mayroon rin nakatayo ito at nakatalikod siya rito habang nakayuko siya sa lamesa. Mayroon ring nakadapa siya sa kama at alam niya ang tawag sa style na iyon. Mayroon din silang ginawa sa loob ng banyo. Akala niya tapos na ang kanilang pagsisiping, ngunit habang nag-show shower sila, muli siya nitong pinaligaya doon. Hanggang sa inabot na sila ng alas 4 ng madaling araw. Nakailang beses itong nilabasan sa loob ng kanyang katawan sa buong gabing iyon. 4. 5. 6. Hindi na nila nabilang. Ngunit palagay niya, hindi parents sila kontento, at uulit-ulitin nila iyong gabing iyon. Paulit-ulitin nila iyong gagawin. Panigurado. Sa ngayon, I missed you. Bulong nito sa kanyang tenga. Na-miss rin kita. I am the only one. Kumpirma nito sa kanya, at mukhang masaya ito sa natuklasan. Pakiramdam kasi nito birhen ulit ito sa sobrang sikip niyon. Napakagatlabi ito at nabasa niya sa mga mata nito na masaya ito. I am the happiest. Thank you for being a good girl. Hinalikan siya nito. At natulog muna sila kahit gusto pa nilang ulitin iyon. Natulog silang magkayakap habang hubot-hubad. Sundan ang susunod na kabanata. Dito parents sa YouTube channel ko. Salamat po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta dito sa YouTube channel ko. Malaking tulong po ito para sa akin. Patuloy niyo po sanang subaybayan ang mga istoryang ina-upload ko dito sa YouTube channel ko. Ang pag-subscribe at ang pag-like sa mga istoryang ina-upload ko ay malaking tulong po para mabilis na mairekomenda ni YouTube sa iba ang aking channel. Kaya sana po, paki-like naman. At kung hindi ka pa po naka-subscribe, pindutin na po natin yan. Salamat po.